Rafi, may seryoso namin ukol sa kanyang buhay. Marami ang labis na nag-alala sa isiniwalat na ito ni Senator Rafi Tulfo. Alam nating matulungin sa kapwa si Sir Rafi dahil sa kabutihang loob nito. Marami na rin siyang natulungang tao at isa sa instrumento ay ang programa nitong Rafi Tulfo in Action na literal na may action. Ang mga hindi nare-resolbang kaso o issue ay nagagawa niyang resolbahin sa abot ng kanyang makakaya. Pero ngayon ay tila marami ang nalungkot dahil sa inanunsyo ng senador. Si Senator Rafi Tulfo o Idol Rafi ay isang politiko, broadcast journalist at media personality na kasalukuyang nagsisilbi bilang isang senador ng Pilipinas at miyembro ng Senate Electoral Tribunal. Ang kanyang mga gawain ay nakatuon sa mga isyu ng gobyerno at pribadong sektor at siya ang pinakakilalang host ng matagal ng programa sa radyo na Wanted sa Radyo at ang dating anchor ng Aksyon sa Tanghali mula 2014 hanggang 2020 na nagtatampok ng segment na Iparafi Tulfo Mo. Ang kanyang YouTube channel na Rafi Tulfo in Action na nagtatampok ng mga video mula sa parehong mga programa ay ang isa rin sa pinakamaraming subscribers na Filipino YouTube channel. Hindi naman lingid sa publiko na talaga nga namang marami nang natulungan sa Idol Rafi. Ngunit ngayon ay may seryosong inamin si Senator Rafi Tulfo tungkol sa kanyang buhay. Sa dami na nga nang natulungan ni Idol Rafi ay ganoon din karami ang mga galit sa kanya. Inamin ni Rafi Tulfo na sa kabila ng pagkakakilala ng publiko sa kanya na masasandala ng mga nangangailangan at walang inuurungan basta't nasa tama lamang, ay minsan na siyang tinakot ng death threat. Binalikan ni Rafi Tulfo ang isang pagbabantang seneryoso niya, lalo na at binilangan na siya ng umano'y nalalabing araw niya. Ibinahagi nga niya ito sa isang panayam sa kanya noon ni Boy Abunda. Noong mga panahong yon, nag-text sa akin. In fact, nagbigay pa nga siya ng araw para countdown. 3 days to go, 2 days to go, 1 week to go. Kinakabahan ako noon. Sino ba namang hindi kakabahan? Pagbabalik tanaw ni Idol Rafi. Pagdating nung 1 day to go, may umaaligid doon sa istasyon. 3, 4, nagtatanong-tanong. Talagang tinatakot ako. Tinanong yung guard, anong oras yung labas ni Rafi Tulfo? Alam kong sila yon. Masama ang tingin, panay ang tanong. Dagdag pa niya. At that time, nagbibitbit ako ng license firearm and meron din akong kasama, driver. So yung driver ko ang nagsasabi sa akin, huwag muna tayong umuwi, pakul muna tayo. And then tawag ako sa mga kaibigan ko. Para sa akin, talagang tinakot ako. Pag-amin ni Tulfo. Ngayong isa na siyang senador ng bansa, inamin ni Rafi Tulfo na hindi nabawasan ang kanyang death threats at mas dumami pang araw. Ibinahagi nga niya ito noong March 2023 sa grand launch para sa bagong look at identity ng Radyo 5 bilang 92.3 Radyo 5 True FM. Kasi mayroong mga galit sa akin sa radyo, pulis, mga negosyanteng tiwali na ating inaaksyonan, hindi nagbibigay ng tamang pasweldo. Pagdating dito sa Senado, mayroon tayong mga nasasagasaan sa pamamagitan ng pag-e-expose natin. So maraming nagagalit sa akin, pero I have to do what I have to do. Aniya. Kaya maraming netizens nga ang talaga nga namang nag-alala sa ibinahaging ito ni Idol Rafi Tulfo. Ingat sir, God protect you always sir, God bless you always. Keep safe Idol Rafi, ang Diyos ay di natutulog. Sana samahan ka lagi niya sa lahat mong gawain at ipagpatuloy mo lang ang magaganda mong sinimulan sa iyong kapwa. God always will. God bless you. Stay safe always, Idol Rafi. God bless you. Keep safe, Idol. God bless you always.